And opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tilipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Welcome po dito sa ating Elizalde Broadcasting, sa ating pong programang Kadiskarte. At syempre po, nais ko po kayong batiin ng masaganang bagong taon at naway maging mapayapa tayo hanggang sa mga susunod pang mga taon. At siyempre, ngayon ho, malapit na ang ating pong, ika nga ho, paghuhukom. Wow! Paghuhukom ho para sa ating pong mga officials na mag-guide sa atin itong darating na taon sa May 2022. No? Itong kasalukuyang taon. At siyempre po, tayo po habang papalapit na yan at papalapit na ang ating halalan ay nawa tayo po ay magkaroon na ng ika nga ho ay pamantayan sa pagpili ng ating mga ilaluklok, lalo na ang ating magiging presidente. Pag-isipan po natin mabuti. At syempre, dyan po nakasalalay ang ating kinabukasan ng ating bansa. At syempre ho, nais ko po ulit-ulitin sa inyo na wag na ho tayong magpadala sa mga pera-pera lang, no? Wag na ho, kahit na mahirap ang buhay at syempre, naintindihan din ho natin yan, pero mas kailangan po natin ngayon ang mas maging matatag, mabuting mamamayan, mapagmahal sa bansa at syempre, ito pong ating bayan, ang ating pong titignan lagi sapagkat ito ang nag-iisa nating tahanan. At kung ano man po mangyari dito, magkawatak-watak ang mga tao dito, anuman, tayo po ang talagang maaapektuhan. Kaya mga kadiskarte ko, mga minamahal kong kababayan, tayo pong lahat ay, ika nga po, ay magkaisa sa ating pong mga layunin para sa kabutihan ng ating bayan. Teka po, may bumabate. Mr. Hill Diala is watching with you. Oh, thank you very much, anak. Thank you, Hill. Ayun, anak po ng aming kumpadre. Thank you for watching, no? At siyempre po, mga minamahal kong kadiskarte, ngayon ho, ang ating mga
nakikitang mga news sa lahat, sa radio, television, mga ikangaho, mga pahayagan, social media and everything. Lato about dito sa Omicron, mga COVID-19, ganyan. Talaga hong bugbog na ang ating isipan at puso at syempre, masyado na ho tayong ikangaho, bawat biling ng ating isip o mga pagtingin ay wala na tayong nakita kundi tungkol doon o kaya ho tungkol sa politika. Well, hindi ho natin sinasabi naman na nakakasawa pero gusto ko naman ho kasing maiba naman at tumutok naman tayo sa mas ika nga ho alam ko naman po mahalaga yan sa, para sa kalusugan ng panlahat. Pero nasa sa isip na natin at syempre tayo po ay talagang sumasang-ayon naman sa ating pamahalaan na pag-iingat ang kailangan. Ano po? Pero sa ngayong pagkakataon, nais ko po kasing bigyan pansin natin ng iba naman pong mga mga bagay-bagay na para din sa ating bayan in the near future. Ano po? Kasi masama naman ho yung nakatutok lang tayo sa isang subject matter or nakatutok tayo sa isang bagay na kung saan araw-araw na nating nakikita, although pinaghahandaan naman natin. Pero sa kabuuan, alam niyo po, ang ating bansa ay napakaraming mga problema, no? Lalo na po sa ekonomiya. Ito pong aking topic na ibibigay sa inyo, na nais ko po nating tutukan. Ito po ay, kung loloobin ng Diyos, ay ipapaliwanag po ng inyong lingkod sa pamamagitan nitong ating programang Kadiskarte sa Elizalde Broadcasting, na ang tungkol po dito sa itong topic na to, walang iba kundi po ang Senate Bill 2094, Public Act, Amending Public Act Service, Public Service Act. Opo. Bakit po ito ang pinili ko? Kasi nakapaloob po rito ang kinabukasan, ang kagandahan para po sa ating ekonomiya. Alam nyo, napakahirap po nitong topic na to. Although, I tried na pag-aralan po mabuti at sumangguni sa mga kaibigan nating nakakaalam ng batas. Hindi po natin ito matatalakay sa isang upuan lamang. Siguro mga isang linggo nating tatalakayin para maliwanagan ho ng lahat. Ngayon hong araw na to, yung unang araw ng pagkikita natin mula nung tayo ay magbakasyon, mula nung tayo ay magbakasyon bago mag-New Year, ano po? Pagkatapos ng New Year, I mean, ay pinangako ko sa inyo na tatalakayin natin to sapagkat ito pong Senate Bill 2094, Amending Public Service Act, ay napakahalaga nga tulad na sinabi ko kasi dito ho nakapaloob ang ating ang kinabukasan ng ating ekonomiya. Makatutulong ho ng malaki. Bilang isang Pilipino, kailangan ho na malaman natin. Kasi tayo pong mga Pilipino, wag naman hong magagalit po sa atin yung iba, wala po talagang kaalaman tungkol dito. Kung kaya't ako po ay talagang pinagtuunan ko ng pansin na ito ay talakayin sa ating programa kahit na gawin pang isang linggo para po maunawaan ng lahat, lalo na po yung ating pong mga kababayan na medyo wala pong kaalaman tungkol dito. No? Kasi tayo pong lahat bilang isang Pilipino, ay kinakailangan alam po ho natin ano ang mangyayari, ano ang ginagawa, ano ang mga mangyayari sa susunod na mga panahon dito sa ating bayan sa ekonomiya, sa edukasyon, etc. Di po ba? At lalo na po sa ekonomiya sapagkat dyan po ang magdadala sa ating bansa ng kasaganaan para sa lahat. Di po ba? Alam niyo po, itong Senate Bill 2094, masyadong malawak po ang saklaw nito. Kung kaya't hindi po natin ito kayang talakayin ng isang talakay lamang. Kaya nga po sinasabi ko na sana po ay tutukan natin sa mula sa araw na to hanggang sa mga susunod, hanggang sa araw po ng Biyernes, marahil baka matapos na natin. Ano? Kasi ito nga po ay magbibigay sa atin ng guide kung bakit ang ating pong mga magigiting, marurunong at mahuhusay na mga senador ay ginawa po nila itong Senate Bill 2094, Amending Public Service Act. Kasi po,
dahil nakikita po ng ating mga mahuhusay na senador, pinangungunahan nila, ayan po, si Senator Kiko Pangilinan, sino pa ba dyan, anak si, of course, Senator Franklin Drelon, napakagaling, at syempre, ang ating pong magaling na senadora, walang iba kundi si Grace po, Senator Grace po, siya po ang nanguna rito sa pag-aamyenda nitong Senate Bill 2094, na kung saan, sa totoo lang po, ang mga bumoto ay nakagathered po sila ng 19 votes against sa three votes na hindi sumang-ayon at ano po, yung zero abstain, alam nyo po. Ibig sabihin naman po na kahit na may maliit na bahagi na kumontra, eh siguro meron ho silang sariling mga pagtingin tungkol dito sa pag-amyenda na itong Public Service Act na to. Pero ipaliliwanag din po natin sa ating pong programa sa mga susunod na araw kung ano po ito at bakit ho kinontra ng tatlo at bakit unanimous, kumbaga, ang desisyon ng mga senador na 19 na senador. Sapagkat alam niyo po, hindi ho natin matatawaran ang kagalingan at katalinuhan ng ating mga senador. No po? Kaya tayo po ay sumasaludo sa kanila. At nakikita po natin sa kanilang pagpapaliwanag kung bakit ho nila ito ginawa ang Public Service Act na inamyendahan po. Alam nyo, napakarunong nga po nila at nakikita ho nila at sila po ay mga walang takot na ika nga ho sumugod sa mga makabagong teknolohiya na pagbigyan dito ang mga ano po, mga foreigners. Ayan. Tungkol po dito sa ano yan sa Public Service Act, tungkol ho dito sa pagbibigay ng under the approved Senate bill, ang foreign businessmen are allowed to have 100% ownership or among others sa mga ito po, communication, air carrier, domestic shipping, railway, subway, and canals, and irrigation. Yan po yung mga bagay na kung saan sinasabi ho ng ating mga senador na okay, anuhin natin sila rito kasi pagbigyan natin sila ng ika nga yung mga foreigner na mag-invest sila dito sa Pilipinas. Kung tayo po na ika nga ordinaryong citizen, mag-iisip agad tayo, bakit ibibigay na naman sa mga foreigner ganyan? Ganyan ang isip natin, di po ba? Pero dapat po nating subaybayan at ika nga tignan po natin at pakinggan po natin ang ating pong pagpapaliwanag sa mga susunod pang araw kung bakit po nila sinabi yon at ginawa. Dahil yan po ay magbibigay ng napakalaking kaunlaran sa ating bansa. No, alam niyo po, pahapyaw po lang po nang sasabihin sa inyo. No? Kasi limbawa, na tungkol sa communication, ibinigay sa foreign investor, siyempre sila ho ang mag-i-invest dito. Papagandahin nila at papaayusin ang telecommunication. Hindi ko naman mo sinasabing hindi maayos ang ating telecommunication. Pero mas maunlad kasi mas marami hong kalaban, mas maraming pataasan sila ng pataasan sila ng kanilang karunungan kung ano yung maibibigay nilang mas maganda. Siyempre sila ho ang mag-i-invest Hindi nila sasayangin ng kanilang pera at natural. Ang pag-i-invest nila ay may kaakibat ng mga loss yun. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat sabi ko nga po, matatalino ang ating mga senador at magagaling sila. Siyempre, may mga kaakibat na batas yan na kung saan hindi po sila maaring magmalabis kahit sila po ay 100% na may-ari ng nag-invest sila dito sa atin. Maganda po itong pag-usapan at hihimay-himayin po natin yan sa mga susunod na araw. At isa pa po, kung halimbawa naman po, nag-invest sila sa, yung mga malalaking investment, katulad ng sinabi natin, halimbawa, nag-invest sila, mag-invest tayo sa, mag-invest tayo, hindi lang sa communication, kundi sa mga bagay na kung saan, sa domestic shipping, airline, sabihin natin airline. Kung sa airline po, siyempre, sabihin natin, bakit? Meron naman tayong bakit kaya naman ng Philippine Airlines? Hindi po. Kasi ang
kung sila po ang magpapasok dito ng investment tungkol sa airline, syempre mas magaling, hindi ko naman ho sinabing hindi magaling yung ating ating mga ano rito, mga transportation o airlines natin, hindi naman. Ibig sabihin, mas maganda, maunlad. Kasi alam niyo po, iba yung may comparison eh, di po ba? At saka iba ho yung merong mapipipilian at ika nga, yung mga bagong ingenuities, yung mga bago nilang kaalaman sa ganung mga, sa ganung parte ay maibibigay dito sa ating bansa at syempre uunlad po ang ating mga airlines, di po ba? Although, hindi natin, ano po yon, hindi natin pag-aari yun ng 100% sapagkat investor nga po sila. Pero makikinabang ang ating bansa sapagkat magiging maganda, maayos ang mga airlines natin. At syempre, yung hubang sinasabing mas maganda ang kanilang mga investment dahil sila yung magbibigay ng pera, sila yung mag-aayos ng kanilang mga business dito, natural, gagandahan nila. At don't forget, syempre, ang kanila pong tungkulin ay syempre, magbabayad ho sila yung kukulang taxes. At syempre po, tulad ng sinabi ko kanina, hindi maaari silang magmalabi sapagkat may kontrabatas silang ika nga na dapat na sundin na ginawa o ginagawa ng ating mga magigiting na senador. Kaya napakaganda po niyan at sana po ay paniwalaan niyo po yung ating pong mga paglalatag sa inyo sa mga susunod na araw sapagkat ito'y ni-research natin at ako po ay humingi din ng mga tulong sa mga person and authority, mga abogado para ma-explain ko ng maayos sa inyo. Pati yung anak ko sa Amerika ay tumutulong din sa akin kasi mabuti ho yung marami tayong pagtatanungan. Although nababasa po natin ito na pagre-research natin, pero ang gusto ko pong mailatag sa inyo ay mahusay na pagpapaliwanag sapagkat lahat po tayong mga mamamayan ay kinakailangan malaman natin ang tungkol dito sapagkat ito nga po ang magbibigay sa atin ng kaunlaran sa mga susunod na taon, no? Kasi napakatanda na ho ng ating constitution, di ba? Yung sabi Commonwealth Act number 146 eh sinasabi ho ay yun nga inamyendahan ho nila yung Public Service Act na yan. Kaya nga po kasi luma na ho, siyempre pag luma na marami mga bagong mga bagong mga panukala na maaayos, na magaganda. Sabi nga ho habang dumadaan ang panahon ay nagiging ika nga pag-aaral ng mga tao ay nagiging siyang matalino, more na nagiging broaden ang kanyang pag-iisip at na-i-share niya sa sambayanan ang mga senador natin sapagkat siya naman nung kanila pong katungkulan, di po ba? Gumawa sila ng mga batas na naaayon para sa ikauunlad ng ating bayan. At yan nga po ang ginawa nila at maganda po. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, tulad ng naipangako ko bago tayo maghiwa-hiwalay nung bago mag-New Year, na ito po ay talagang sadya kong pinili na maging topic natin ito siguro for the whole week maybe up till Friday para matapos po natin, isa-isahin natin anong mga dahilan, ano ang mga kaakibat nito, ano ang mga mangyayari, paano ang mga batas na magre-regulate ng pagbibigay ng 100% na katungkulan para sa mga foreigners na sila ay mag-invest dito. Kasi alam nyo naman po yung ating batas na kung saan 60-40 lang. No po, tayong mga Pilipino, 60-40% lang ang mga banyaga. Pero yun nga po, inamyendahan ang Senate Bill 2094, Amending Public Service Act, no? Senate Bill 2094, na kung saan 100% ang mga foreigners na mag-i-invest dito sa atin. Na kung inyo pong sa biglang pandinig, kung mga tayong mga ordinaryong citizen na hindi ko naman mo sinasabing wala tayong alam, hindi naman po lahat ay nakakaalam. Kaya parang maiinis pa, bakit ano na naman, bibigay na naman sa mga banyaga? Hindi po, kailangan pag-aralan po natin, pakinggan ang sinabi po at sa ginawa ng ating mga mamuhusay ng mga senador, no? Kaya nga po tayo po ay nalulugod dahil
sa alam natin na hindi nila ipapahamak ang ating ekonomiya, ang ating bayan, na kung saan inilalarawan sa kanilang mga sa makanilang mga batas doon at ipinapaliwanag din po nila kung anong mga reason kung bakit ginawa nila yan at anong mga nakikita nilang dahilan. Ano rin ang mga bagay na makapagbibigay ng magandang pag-asa para sa ating bayan. Hindi lamang po magandang pag-asa, magandang pera. Yan ang importante, di ba? No, para umunlad po ang ating bayan. Kasi alam niyo ating ekonomiya, eh, pagkabagsak ang ekonomiya natin, eh, lahat po halos ay malungkot, di ba? Siyempre, walang trabaho, kulang sa pera. Ay, yan ho ang kaso eh. Pero pag yan ho ay na turn into laws, malapit na sapagkat nasa third reading na yan eh, no? At ang alam ko halos na ano na I will tell you tomorrow kung na-approve na ho yan as sa batas, no? Kasi medyo na-busy ho ako nitong mga nakaraan kaya hindi ko masyadong na pagtuunan. But well, tomorrow po, I'm sure na mas malawak po ang ating talakayan tungkol dito. Kaya wag niyo pong kakalimutan, tumutok po dito. At si Melvin Macanip is watching. Thank you for watching. At syempre, gustong-gusto ko pong kasing sana ay hilingin sa inyo na tayo pong lahat ay tumutok dito sa Senate Bill 2094. Kasi ito nga po ay napakagandang topic na dapat nating malamang lahat, no? At sihimay-mayin natin pong lahat ito kung ano yung talagang ano ang katuturan ng Public Service Act na to, no? Na at ano ang magandang ibibigay nito sa ating bayan. At ano pa ho? Dadakilain natin yung ating mga senador na kung saan sila ang naging dahilan kung bakit po maamyendahan itong Public Service Act na to. At syempre, alam ho natin na nasa kamay ng ating mga senador na mamababatas na sila ho lahat ay halos sa talagang matatalino yung mga iyan at talagang mga ay kanga ho tapos sila ng laws at silang lahat halos. At kaya hindi tayo maaring mangamba na tayo ay ika nga maiisahan kung ano man ang mangyari na mag-invest dito yung mga mayayamang bansa, no? Yung mga investor na mga galing sa mayayamang bansa, yung mga foreigners, no? Na kung saan, sabi nga ni Senator Grace po, well, kinakailangan alisin daw natin ng alisin ho natin daw ang ating mga takot at yung sinasabi, we need to be forward-looking and not be hampered by some of our mistrust and fears. Yan ang sabi ng magiting na senadora. Ano ho ibig sabihin nun? Kailangan tumingin ho tayo ng ika nga yung forward, yung ano tayo, tumingin ho tayo ng mas malawak, no? At hindi ho tayo maaring anuhin ng papigilan ng takot, oh, kasi mga sinasabi, eh, baka ano na naman yan, mga ganito na naman yan, mga Chinese yan, o mga ganito yung mag-i-invest sa atin. Hindi ho. Alam ho nila kung sino yung dapat nilang anuhin, tanggapin, at kung sino ang, ano ang dapat nilang gawin. May mga batas ho rin silang pangontra dyan. Kaya, huwag ho tayong mga ngambaron. Ayan po ang ating pong ipagpapatuloy na pag-uusapan bukas, no? Ilalatag po natin sa inyo kung bakit nila ito ginawa at ano yung kanilang mga pangontra, ano yung kanilang yung vision nila. Ayan. Ano yung nakikita nila ba na pag ito ay nangyari, ano ang magiging impact nito sa ating ekonomiya. Napakaganda po, hindi po ba? Kaya kumbaga ho sa atin, paggagawa ho ng bahay, hindi ho kinakailangan ang pagpapagawa ng bahay, siyempre may drawing 'yan eh, hindi po ba? May ano 'yan, may plano, no? Hindi pwedeng basta sabihin mo lang doon sa ito gawin mo, gusto ko 3 kwarto, hindi po pwede 'yon. May plano. Ang lahat po ng bagay na gagawin, kinakailangan po may plano pala, no? Kasi lalo na 'yung mga malalaking bagay na makakaapekto sa buhay ng mamamayan. Kailangan ho lahat ho ng aspeto ay titignan. At yan po ang ginagawa ng ating mga mambabatas sa Senado.
tinitignan nila bagamat ito ho ay kinreate ni ng Senate Bill 2094, tinitignan din ho nila kung ano ang meron bang masamang epekto ito sa ating ekonomiya. Ano ba yung maibibigay nito? Mga something like that. Ano ang meron bang maaring pagmamalabis ng mga foreigner na magi-invest dito sa atin? Lahat ho yan ay tinignan nila at wala hong kaligtas-ligtas sa kanila yan. Kung kaya't panatagpo ang kalooban natin, nais ko po rin mapanatag yung loob ninyo para kaya ang mga po gusto kong tumulong sa pagpapaliwanag sa kung saan sa ating pong mga mamamayan. Sa ganito pong pagkakataon para ho tayong lahat ay mabuksan ang isip natin na maayos pala yan para pala sa Pilipinas pala yung Public Service Act, yung Senate Bill 2094. Kasi alam nyo bilang isang Pilipino, kailangan ho ang mga nangyayari dito sa ating bayan ay kailangan alam ng bawat isa sa atin. Hindi yung pumunta tayo sa ibang bansa, sila pa nakaalam kaysa sa atin. Meron nung ganun eh, no? Minsan, nagdi-discuss sila. Hindi mo alam, ikaw ang Pilipino. Ba't ho ganun, di ba? Kasi kulang ho tayo sa pagiging, ika nga ho, parang pagkakaisa. Number one, pagkakaisa. Number two, awareness dito sa ating sariling bayan. Di po ba? Kasi pag aware ho kayo, may pagkakaisa tayo eh. Di po ba? Aware tayo sa mga batas na binibigay ng Senado o kanilang gagawin. Pwede tayong mag-oppose, pwede tayong lahat ho naman. Pwede nating i-oppose yun, magsalita tayo, pwede ho yun. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, patulad po nito na isang magandang Senate bill, ay talagang dapat lang na malaman ho ng lahat kasi ito po ay kapuri-puri para po sa akin at nakikita ko ho, miskin na ho doon sa mga abogadong nakausap ko. Maganda, maganda yan. Kasi pagpapalawak daw ng ekonomiya. Nakipag-usap din ho ako sa mga kaibigan ko na lawyer. Kaya ho, naisip ko rin na maganda siguro ang talakayin yan. Kasi ito ho ay isa sa mga buhay ng ating bayan. Pag maunlad ng ating ekonomiya, maligaya, matiwasay at syempre wala nang masyadong mga krimen na mangyayari sa ating bayan kasi kung ang lahat po ay masagana sa pinansyal, no? Isa ho yun sa mga dahilan eh. Pagka medyo may problema tayo sa pinansyal, nakatakot-takot ho ang magiging problema natin dyan. Kahirapan, sakit, pagtaas ng krimen, natural ho yun. Pag walang trabaho ang mga tao, di ba magkakaroon ng sakit ang mga tao dahil walang pambiling gamot, walang makain, walang sustansya katawan. So, anong balik nun? Magkakasakit ang tao. O, pagka naman ho, wala din trabaho, ano maisip ng mga taong wala lahat, lalo na kung wala nung talagang pag-iisip na ikagang gumawa talaga ng maayos na pamamaraan at pag-iisip. Anong gagawin? Lalabag sa batas, magiging kriminal. So, tataas ang kriminalidad. Yan ho yung mga in-fact na yan. Kaya sinasabi ko po, napakahalaga na malaman po natin ang kahalagahan nitong Public Service Act na kung saan ay binuo ng ating mga mahusay na mga senador. Kaya nga sa mga susunod pong mga araw natin, asahan nyo po na ilalatag po sa inyo ng inyong lingkod, ng inyong kadiskarte, ang mga bagay-bagay na mahalaga nating malaman tungkol dito. No? Kasi yan ho ay talagang yun. Pag nalaman nating lahat, well, pasalamat ho tayo kasi hindi ho lahat ng Pilipino ay nakakaalam tungkol dito. Sorry po nasabihin ko yan, pero totoo naman ho yun eh, katotohanan. Kung kaya, alam niyo po, kung babasahin niyo po yan sa mga magazine at kung saan pang sa mga social media, sa Google, whatever, ito po ay talagang napakahirap, kumbaga, kung hindi kayo mag-aaral mabuti, napakahirap kong intindihin. At siyempre, kinakailangan ho natin makipagtulungan sa mga person and authority, mga abogado, magtanong-tanong tayo. Hindi ho basta natin ilalatag ito para maunawaan lalo na ating mga kababayan. So with that, mga minamahal kong kadiskarte, bago ho tayo mag-iwahiwalay, pansamantala. Yan. Lagi ho sinasabi natin, pansamantala yan, no? God willing. Ito po, nais ko pong batiin ng mga kaibigan natin. Of course, si Dr. Rolando Estrella. Sir, kumusta po kayo?
And of course, my friend, Mr. Rudy Santo Domingo, ang pinakamagaling na licensed broker at CPA. And Mr. Ray Pabilona, our CPA also. And of course, our friend, Attorney Rudy Melissa. And my best friend, my pinakagwapong architect sa balat ng lupa, si Architect Mike Guevara. Okay. Architect, ha, thank you for coming. Anong last, ano ba yun? Before December 30. Yes, yung last day natin dito. So, sana po ay magkaniig tayong muli bukas at yung continuation ng ating discussion about Senate Bill 2094. Yes, tandaan nyo mga kadiskarte ha, kailangan malaman po natin ang punot-duli nito at anong magandang ibibigay nito sa ekonomiya ng ating bayan. Para sa atin po ito, kaya dapat tumutok kayo. No? So hanggang sa muli mga kadiskarte ko, at huwag nyo pong kalimutan i-share, i-like ang ating pong subscribe, ang ating Elizalde Broadcasting at ang inyong programang Kadiskarte at lahat po ng programang dito po sa ating Elizalde Broadcasting. And don't forget po na lagi ko pong sinasabi sa inyo, I love you all. Bye-bye.